Okay, good morning sa inyo mga kaibigan. Isa na namang tutorial, sharing tips lang naman para sa umagang ito. Since inaayos natin si Toyota Corona natin, 1994 model. Okay? So, ito lang naman, isang tip lang naman sa inyo. Maging maingat kayo dito mga kaibigan. Kasi, usually, yung may mga ganitong kotse, bibihira kasi ito. Pero, the logic is the same. Okay? So, usually, pag inon mo si ignition switch, supposedly sa dashboard, may lalabas dito na check engine light, tsaka check battery. Natural yun, kahit sa mga bagong kotse ngayon, sa mga 2000 model na kotse. Pero ito, kahit ignition off mo, ignition on, wala. So, wala kayo makita. Dapat dyan meron. So, ang pagtutroubleshoot dyan, unang-una, huwag muna kayo magpanik. Punta sa kung saan-saan. I-check nyo muna, pinakamaigi, si panel. Si fuse. Ito, may panel yan dito, yung fuse. So, ayan, fuse. So, ngayon, yamat na dito tayo, checkin natin yung mga fuse natin. So, may mga fuse yan, nilawan ko lang. Yan. May mga fuse yan. Sa mga ibang kotse, may ganito rin. So, gagamit tayo ng test light. Ito yung mahiwaga kong test light ako. So, ikabit nila sa isang grounding point. Ito may grounding. Ito, grounding point kasi ito. Tapos, i-on nyo si ignition switch. Huwag nyo muna i-start. And then, checkin nyo yung... checkin nyo ito. Nakalagay dyan yung mga designated na fuses na pwede mong gamitin dito. So, halimbawa, kagaya ito. Tingin ko sa gauge fuse yan. Kasi gauge yun eh. So, checkin ko dapat ang mangyari sa kanya. Parehong gauge ay may light, may ilaw. Okay. Parehong end pala. So, for example, kagaya nito. Nakita nyo yung ilaw tong test light. Ayan. So, nakikita nyo, may ilaw siya. Ibig sabihin, buo tong fuse na ito. Ito rin, buo din tong fuse na ito. Okay. So, next, buo. Buo. Parehong tip. May ilaw. Ibig sabihin, may connection yung mga yan. Okay. So, ibig sabihin buo itong mga ito. Maliba lang yung mga headlight kasi patay ang headlight eh. Okay. So, iba dyan. Ayan. So, ayan. Buo yan ibig sabihin. Ngayon, nakalagay dito, gauge light. Gauge pala. Gauge na andun, 10 amperes. So, tiyan. Ito yon. Bali dito. Ayan, nandito siya. Ayan. Kita niyo ba? Ayan. So, nandito siya. So, pag chinek nyo, maluwag. So, pag chinek nyo ito, dapat may ilaw siya. Uy, may ilaw. Okay. Uy, wala. Ano, wala mga kaibigan. Dapat yan meron. So, more likely, most of the time, bisa yung pumutok ang fuse. So, tingnan natin. Hugutin natin yung fuse. Ngayon, wala akong patanggal ng fuse eh. So, ito na lang gagamitin ko. Yan. Pwede naman din to. Yan. Okay na. Yun, natanggal ko na si fuse. Galing no, one hand technique. So, titignan natin ngayon si fuse. Dito tayo sa liwanag. Patay natin si ilaw. So, ito siya mga kaibigan. Dapat ito ay buo. Buo ito dapat. So, kung mapapansin nyo, para siyang may sunog na sa gitna. Ayan. Kasi pumutok na siya. Tingnan natin dito. Yun, mga kaibigan, parang sunog niya sa gitna. Ayaw kasi mag-focus eh. Yun, yung parang sunog niya sa gitna, ibig sabihin putol na siya. Ayan. Pumutok siya. Ayan. So, ano nga ba, ano ba ang itsura ng magandang fuse? O buo pang fuse? So, ito ay isang example ng fuse. Okay. Ayan, ganyan siya dapat. Buo pa. Ito kasi hindi na yun na may pumutok na sa loob. Pumutok na siya sa loob. Okay, so ikakabit ko ito. Pakikita ko sa inyo na ito nga yung naging problema. So one hand technique ulit tayo. Okay, bigan. Yan, i-auto natin yung light. Baka sabihin nyo kasi minamicro ko lang kayo. So, ayan, kakabit natin si fuse.
Ayan, kinabit natin ha. Walang putol si video. Kasi iba, skeptical eh. Patayin muna natin si ignition pala. Okay. Kabit natin ulit si ano. Si grounding wire. Then, itest natin. Siyempre, walang ilaw patay eh. Buksan natin si ano. Ayan. Op, may ilaw. Okay. Next. Op, parehong may ilaw. Sabi-sabing buo na yung connection nito. Ito mga kaibigan, buo na yung connection niya. At kung titingnan niyo sa dashboard, meron na ulit siyang check engine light at check battery light. Okay? So, most of the time, pag nawala ng ilaw, check nyo muna si fuse. Yung mga dashboard nyo dyan, nawala ng fuse, ayaw gumana si ilaw, check nyo rin to. Kasi baka mamaya ito rin yung naging problema nyo. Okay, so hindi naman kinakailangan na magpanik agad, pumunta agad sa mekaniko. Kung may test light kayo na ganito, ay walang problema. Ngayon, kung gusto nyo naman gumawa ng sarili nyo, madali lang naman yan. Wire na ganito, maglagay ko yun ng ilaw dito, papunta sa ito, negative, tapos isa papunta sa positive. Then, i-ground nyo lang naman siya. Tapos kahit na, kahit kanto nga lang eh. O, pwede nang dikit-dikit na doon. So, ayun lang mga kaibigan, simpleng DIY tips lamang. Sana makatulong na malaki. Okay? Sana may natutunan kayo kahit paano ngayong araw na ito. So, kung paano mag-trouble ng mga ganyan. So, ayan o. Patayin natin ulit. Buhayin natin. O, meron na siya. Okay? So, ayun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa pakikinig. And please like and share para mas marami pa tayong matulungan ng mga kaibigan natin. Okay? So, hanggang dito na lang. See you next time.